Okay, so in this discussion, I will talk about, no, we will talk about the introduction to microwave communication. Okay? So first, define muna natin what is microwave communication. So microwave communication, no, it refers to a communication system that uses a beam of EM waves in the microwave frequency range to transmit information between two fixed locations. Okay? So, meron akong dalawang antennas, no, transmitting and receiving antennas. Pag gumamit yun ng microwave signal, ang tawag doon, microwave communication. No? Simple as that. No? Okay. So, i-illustrate ko naman sa inyo yung basics or yung basic ng microwave link or ng isang communication link. Okay, some of the components na makikita nyo dito, naaral nyo na sa ECE 141 at 142, no? At 143, no? May idea na kayo kung ano-ano itong mga papakita ko sa inyo. Okay, so pagsasama-samahin lang natin, no, para makabuo tayo ng isang microwave link. Okay, mag-start tayo sa ECE 141, which is yung mga inaral nyo na FM circuit, AM circuit, super heterodyne transmitter circuit. Ano pa ba yung mga lattice modulator? Yan. Lahat ng yun, no, naandoon sa transmitter. Okay? So, after that, no, punta naman tayo ngayon dun sa 143. Okay, sa 143 naman, ito yung transmission line. Ano nga ulit yung purpose ng transmission line? Siya yung nagkoconnecta sa transmitter papunta sa antenna, no, para para makadaloy, no, si signal papunta sa antenna. Okay? Of course, para makapagpropagate siya, no, dun sa pupuntahan niya. Okay, so ano ba yung mga transmission line? Ito yung mga coaxial cable, yung mga twisted pair, untwisted pair, waveguides, no? Waveguides is for microwave signals. Okay? And then, 143 ulit to, no? Yung mga antennas, parabolic dish antenna. Ano pa ba? Yung mga yagi-uda, lag-periodic. Okay? Yung may tinatawag pa na rhombus antenna. Okay? O, yung mga yon, no? Yun yung mga inaral nyo sa ECE 143. Okay? Then after that, no, wirelessly magpo-propagate to sa pupuntahan nyo or sa recipient. Okay, magtatanong kayo, sir, ano ba yung aaralin namin dyan sa 148? Since naaral naman pala namin lahat yan eh. Anong part dyan yung aaralin natin? So, yung aaralin natin is yung applications ng microwave frequencies. Okay? So, hindi tayo mag-i-indulge dyan sa mga physical components. It's because tapos na tayo dyan eh. So, fo-focus tayo ngayon dun sa applications ng microwave. Okay? So, ito yung wireless path symbol. Okay. So, next. What are microwaves? Microwaves are generally described as electromagnetic waves with frequencies that ranges from 1 GHz to 300 GHz. So, itong illustration na to, ito yung electromagnetic spectrum. No? I'm sure alam nyo na yan sa ECE 141. Okay? So, i-recall lang natin. No? Okay? So, hindi naman natin iisa-isahin yan. Don't worry. Kasi alam nyo na yan. No? So, nasan dyan yung microwave range? So, yung microwave range, no, nandito sa medyo partly ng ultra-high frequency, pataas hanggang sa extremely high frequency. No? So, beyond extremely high frequency, wala na tayong pakidyan. No? Yan kasi yung mga harmful frequency. No? Eh, di ba kasi alam natin na pag habang tumataas yung frequency, mas tumataas yung energy, mas harmful yun sa tao. Okay? So, hindi tayo magfo-focus doon. Magfo-focus lang tayo sa applications, no, yung mga pinagagamitan ng microwave frequencies, no, from 1 GHz to 300 GHz. Okay? So, why called microwave? Bakit microwave? Bakit hindi meter wave? Bakit hindi femto wave? Bakit hindi pico wave? Bakit hindi ano pa ba yung mga yun, no? Basta, no, bakit microwave, no? Wait, madali lang naman sagot dito, no? Pag sinabi kasing micro, big sabihin maliit, no? Micro, no, it indicates that these waves are small in wavelength compared with other electromagnetic waves, no? Ganun lang kasimple, no? Micro wavelength, no? Maliit yung wavelength. Ganun lang 'yon. So, yun yung reason kung bakit tinawag na microwave. Alright? So, ano lang naman 'to, trivia lang. Alright? Okay, let's move on. So, these are the microwave frequency bands, no? So, ito yung
kailangan yung maaral, no, or matutunan or matandaan, no, sa puso nyo kasi until board exam, no, minsan tinatanong to. I think nalimutan ko na kung tinanong sa amin kasi matagal na din naman yung board exam namin. Okay, so tinatanong to sa board exam, no, so paki-memorize, madali lang naman to. And of course may band designation naman kasi. And yung frequency range nila per band designation is may pattern naman. Okay? So, pakitandaan dong mga microwave frequency band. Okay, let's move on. So, i-discuss naman natin ngayon yung advantages ng microwave communication. Okay, first advantage. Each station requires the purchase or lease of only a small area of land. Kung mapupunta kayo or makakakita kayo ng isang microwave tower, no? Minsan mas malaki pa yung lote ng bahay nyo, no, kaysa dun sa lote na pinagtatayuan ng microwave tower. Kasi hindi naman natin kailangan or hindi naman kailangan ng malaking, no, isang hektarya or dalawang hektarya na lupa, no, para makapagpatayo ka ng isang microwave tower, no. It requires only small area of land, okay, para makapagpatayo ka ng isang microwave tower. So that is the first advantage of using microwave communication. So, second advantage of using microwave communication is that because of their high operating frequencies, microwave radio systems can carry large amount of information or data. So, ano yung concept na nagpapatunay dito sa second advantage? Kung maaalala nyo sa ECE-142, yung tinatawag na Shannon theorem, Nyquist theorem, or ano pa ba yung information theory, yun na lang, no? Doon na lang tayo sa information theory. Total, yung Nyquist and Shannon is na-derive doon sa information theory. Iisa lang naman ang sinasabi ng mga theorem na yun, no, regarding information, eh. No, mas mataas yung bandwidth, mas mataas yung frequency ng isang signal, mas maraming information or quantity na kaya kong isakay doon. Okay, that's why ito rin yung reason kung bakit yung mga Wi-Fi signals is in gigahertz range or in microwave range. It's because, no, ba, 'di ba pag nag ano pag nag-YouTube kayo, no, or pag nagda-download kayo ng mga games or ng mga software, 'di ba? Gigabytes yan, malalaki yan, eh. Okay? And diba, pag nanonood kayo ng Netflix, 'di ba, or naka 4K or HD mode, no, 720p, 1080p, no. 'Di ba? Malaki yung kinukonsumo na data niyan, eh, or kilobytes per second, 'di ba? 'Di ba pag so solve kayo ng information theory, 'di ba, sa Nyquist and Shannon, 'di ba, naka-kilobytes per second 'yon. So ganun 'yon, no, mas malaki yung bandwidth, mas mataas yung frequency ng isang signal, mas kaya niya mag-accommodate ng malaking information. Alright? So yun yung reason kung bakit yung mga Wi-Fi or internet natin is in gigahertz range or in microwave range. It's because kaya nilang mag-accommodate ng malaking information. Okay? Let's move on to the last advantage, which is the wavelength, no? So, high frequencies, no? Di ba, alam natin, mataas yung frequency ng microwave, no? So, pag mas mataas ang frequency ng isang signal, mababa yung wavelength, no? Which require only a relatively, or which require, no, relatively small antennas. Di ba, pag pinapagawa tayo ng professor natin ng instructor natin ng antenna, ano ba yung ibibigay ng instructor? Di ba yung frequency or yung operating frequency? Given na yun, eh. Baka constant na yun, kumbaga, eh, no? Ang kukumpiti na lang natin, no, para malaman natin kung gaano kalaki yung antenna na gagawin natin is yung wavelength. Di ba? So, mas mataas yung frequency, mababa yung wavelength. Ibig sabihin, mababa lang yung maliit lang or maikli lang yung kailangan natin gawin na antenna. Right, kung naaalala niyo, no. Okay, for those na hindi nakagawa ng antenna, no, sa ECE-143, sayang naman, no. Nakakalungkot. But anyways, dun sa mga nakagawa, no, eh din goods 'yon, no. At least na experience niyo kung paano gumawa ng antenna. Okay? Okay, let's move on. I-discuss naman natin ngayon yung mga ginagamit na or types of propagation, no, that are used, no, for microwave communication. So, dalawa lang naman, no, or minsan tatlo yung ginagamit, no. Hindi ko na ilagay yung tatlo, no. But the two basic propagations na ginagamit is the line of sight propagation. Ayan, yung nakikita nyo sa taas, no, parang
straight line, no? Mukha lang straight lang yan, pero yung Earth kasi natin is in curvature, eh. May di ba lang yung horizon? Hindi naman kasi talaga totally flat yan, eh. Not unless flat earther kayo, no? Di ba may mga ganong ano, sa online, may mga ganong debate. Pero ako, sa sahili ko, sure naman ako na hindi naman flat talaga yung Earth. Mukha lang flat, no? May konting illusion kasi, no? Anyways, back tayo dito sa topic, no? Medyo nagiging science-related na yung ano. But ito yung dalawang type of propagations na ginagamit, no? The sky wave and the line of sight. Okay? Bakit? Okay. First reason. Since microwave are in high in frequency, no? Its power spectral density is low. Ang signal kasi meron niyang characteristic, no? Parang tao yan, eh. Ang tao may power or energy, depende yan sa kinakain niya, eh, no? Diba? Pag mas maraming kinakain yung tao, mas mataas yung energy niya, no? Parang sa signal din. Yung sa signal, no, may power yan or may energy, no. Pag mas mataas ang frequency ng isang signal, mababa yung power spectral density niya. So ito nga pinakita ko sa inyo yung equation, no. Yung power spectral density is equal, no, or is related to the signal power. Yung signal power is constant yan, eh. Depende yan sa pagkakagawa mo dun sa circuit, eh. Divided by the frequency. So mataas ang frequency, mababa yung power spectral density. Okay? Bakit naman? Ano naman yung bearing kung mababa yung power spectral density? Okay, ito yung sagot, no. When a signal has a low power spectral density and uses ground wave propagation and it hits an object or ground, no, its attenuation is large because mababa lang yung energy na nandun sa signal, eh. So parang tao lang yan, no? Bawa, hindi ka masyadong kumain or hindi ka talaga kumain and then nag-gym ka, okay? Or bawa, nabangga ka ng bike o may tumulak sa'yo, no? Mabilis kang matutumba o mabilis kang mapapagod kasi wala ang energy. Parang ganun lang din sa signal. Mababa yung power spectral density mo or mababa yung energy nung signal na yun, no? Pag tumama yan doon sa ground, yung attenuation mo, malaki. Yung attenuation nun pala, no? Malaki. Okay? So, ganun yung analogy, no? Whereas, of course, pag mas mataas yung energy ng signal, kahit tumama yan, no, na sa ground, may attenuation pa rin, pero minimal lang. Attenuation is low because there is a large amount of energy within that signal. Parang tao din, no? Pag marami kang kumain, mataas yung calorie content ng katawan mo. Pag tinulak ka or nag-gym ka, kayang-kaya mo. Hindi ka agad mapapagod. So, parang ganun yung analogy. Okay? So, sana na-gets yung part na yun. Okay, second reason. Ground wave propagation kasi, no, uses Earth's surface. O, yan, meron akong animation. No, to travel, which is prone to signal attenuation due to obstacle deflection, yung sinabi ko na nga kanina, and yung signal induction. Actually, kasi, hindi ko lang sure kung dinis ka sa inyo sa EC143, no. Ang pagka kasi yung signal, no, hindi naman sa ground wave, pag yung signal mo pinadaan or malapit sa ground, yung ground kasi mayroong electrical conductivity property yan, may conductivity property yan, eh, na kaya niyang i-induce yung signal na malapit sa kanya, no? parang halimbawa, no, kaya nga tinawag na ground yan, eh. Bawa, kumapit ka sa kuryente, no, tapos yung paa mo nakatapak sa ground, diretso yung kuryente sa ground. Okay? So parang ganun din sa signal, no. Pag mas malapit siya sa ground, mas may chance na ma-induce, no. Kaya of course alam niyo yung induction effect, di ba? Mas kaya niyang mas may effect na ma-induce yung signal dun sa ground. So that's why hindi practical na gumamit ng ground wave. Kahit lagyan niyo pa ng repeater station niya, no, for every less than 1 kilometer, no. Well, di ba, ang repeater is a type of transceiver device. Ano pa pag sinabing transceiver? Kayang mag-transmit, kayang mag-receive. Hindi practical gumamit ng repeater, no. Kahit sabi mong ground wave ginamit ko, eh. Di ba? Mababa yung signal kasi na-attenuate or na-induce dun sa ground. So gagamit ako ng repeater, eh, ang mahal-mahal po ng isang microwave tower, no. Millions po 'yan. Hindi ko naman sure kasi hindi naman ako network engineer. Pero I think, mahal yan. Kasi, di ba, mahal naman kasi talaga ang isang tower, no? Di ba? So, hindi practical na gumamit ng ganun, na repeater, no? So, yun yung dalawang reason kung bakit mas practical gumamit ng sky wave and the line of sight over the ground wave propagation, right?
So, sana clear tayo dun sa part na yun. Okay. Let's move on. I-discuss naman natin ngayon no, how ionosphere paano yung naaapektuhan yung skywave propagation. Okay? So, at daylight, no, when UV strikes the ionosphere, no, pag tumama yung UV rays from the sun papunta dun sa ionosphere, no, nagre-resulta yun ng pag-increase ng ionization energy. No. Meaning, pag mas mataas yung ionization energy ionosphere, mas maraming charged particles yung napoproduce. Ano yung mga charged particles? Of course, alam nyo na yan. Yan yung mga negatively charged particle, yan yung mga positively charged particle. Paano ba nabubuo yung isang ion, isang positive at negative ion? Pag yung isang stable atom, paano ba pag sinabing stable atom, ibig sabihin, equal yung positive and negative charge. Bawa, pag positive 8, yung bilang natin sa positive charge, dun sa may nucleus, dun sa may proton, dapat yung bilang din sa electron is negative 8 din para pag pinag-plus mo 0. Pag 0, stable yun. No? Kailan ba nangyayari yung ion? Pag natanggal yung isang electron. Pag natanggal yung isang electron, yung pinagtanggalan ng mother atom, ang tawag dun is a positively charged. Kasi natanggalan ng isang electron. And then yung pinaglipatan ng electron na yun dun sa ibang atom, ang tawag dun is negatively charged. Kasi nadagdagan siya ng negative. So, dun nabubuo yung ionization energy. And, speaking of that, no, pag mainit kasi, no, mas mataas yung friction. Eh. Mas mataas. Pag mas mataas ang friction, mas mataas yung chance na matanggal yung mga electrons dun sa mother atom. Okay? That's why, pag daylight, mas mataas or mas mataas yung ionization energy. Okay, bakit naman? Ano naman yung epekto ng ionization dun sa pagpropagate natin ng signal? Okay. If the ionosphere, no, pag mataas kasi yung ionization energy ng ionosphere, it may have the capacity to refract signal that pass through it, lalo na kung mababa yung spectral density or yung energy na meron dun, no. 'Di ba? So high frequency signal, no, that's why high frequency signal is more used, no, at daylight because they have more energy to pass to the ionosphere. Mas kaya nila, no, compared sa low frequency. So kailan ginagamit si low frequency? Pagkagabi. Kasi hindi naman nila kailangan ng sobrang laking effort para mag-pass through dun sa blockage sa ionosphere, no. Okay? So, yun yung reason, no, kung yun yung mga reason yung mga effect ng ionization or ng ionosphere sa pag-propagate natin, no, by using the skywave propagation. Baka nagtataka kayo ano ba yung gray na yan? No? Satellite po yan, okay? Okay, that's why speaking of satellite, no, that's why a repeater satellite is commonly used to amplify the weak signal back to the Earth. Okay, oh, sometimes ganyan yung setup ng isang microwave communication system. So yung satellite sa taas, no, actually yung satellite is above lang naman yun ng ionosphere. Okay? So yan minsan yung setup natin, no. Or it's because of that, no. May mga times kasi na nagiging weak yung signal pag nag-pass through sa ionosphere. So kailangan nating i-amplify yung weak na yun back to the Earth para naman mapainabangan yung signal na yun. Okay? Speaking of repeater station, ulitin ko lang yung meaning ng repeater station. Repeater station is an electronic transceiver, meaning kaya niyang mag-regenerate and kaya niyang mag-retransmit, no, ng attenuated signal papunta sa receiver. Okay? So, i-discuss muna natin yung two importance ng repeater station. First, yung retransmission. Even if it has an obstruction between the transmitter and the receiver, a repeater station is helpful to retransmit the signal to the receiver. So, simple, no? The first first advantage pala ng isang repeater is kaya niyang mag-retransmit ng signal. Okay? O yan, yung isa naman is regeneration. Since attenuation increases at higher frequencies, a repeater is helpful to regenerate the attenuated signal and retransmit to the receiver. Okay?
yun pala yung dalawang reason. Hindi ko pala nailagay yung second reason dun sa taas. Okay, so these are the application of microwave. More on trivial lang naman to, no? So yung L band from 1 to 2 GHz. So this range of waves are used in military navigation, so GSM mobile phones yung ginagamit natin pag nagte-text tayo, that is in 1 to 2 GHz, no, nasa L band. Kaya ano pa ba yung aircraft surveillance and low LEO satellite, no? Yung satellite communication, aaralin natin yan sa midterms pa, no? Okay? So yung S band 2 to 4 GHz, no, this range of waves are used in navigation beacons, optical communications and wireless networks, no. Yung NASA, no, they use this band, no, to communicate with the ISS. Ano yung ISS? Yan yung International Space Station. Yan. Iyan yung isa sa mga pangarap kong mapuntahan. Pero of course, hindi naman natin kaya yung mga ganun, no. Yan pala, ito pala, no. Itong microwave oven, no, uses 2.45 GHz. No? Minsan i-try niyo sa bahay, no. Of course, most of you meron naman kayong microwave sa bahay. Minsan mag-bake kayo doon, no. Ano bang magandang i-bake doon? Basta mag-bake lang kayo ng kahit ano doon, and then i-compute niyo yung ano, yung paglabas kasi noon, ano eh, may mga dot yun eh, or may mga spot na malamig or hindi naluto. So i-compute niyo yun, magiging ano yun, pagka kinumpute niyo yun, naka millimeter. So i-compute niyo gamit yung formula na C over F. Okay, yung C over lambda. Okay? Medyo close dito sa 2.45 GHz. So medyo cool siya, no. Try niyo pagka may time kayo. Okay? Okay, next, C band 4 to 8 GHz, no, uses in weather radar systems and satellite communication, Wi-Fi and ISM band application. Ito rin yung ginagamit, no. This is yung C band. Okay? X band, no, used primarily for radar application and for deep space communication. Oh, medyo interesting yung deep space, no. Okay, so yun lang, no. And in the next video, i-discuss ko naman yung mga medyo may konting computations na tayo, no. Okay? So, yun lang muna for now, and thank you for listening, and God bless.